guys, so may lumapit sa akin na isang kaibigan ko na gitarista din, may problema sa kanyang gitara. Malakas yung ham sa kanyang pickup, maliban lang sa neck at bridge niya na posisyon ng kanyang pickup. So ang kanyang gitara ay naka HSH na pickup wiring system. So ito, nag-send siya sa akin ng video sa kanyang problema. So panoorin natin yung video. Na sir ay kani. Yan. Ula cuy hamba. Pero ano? So ito siya. So Ibanez Geo, nakalimutan ko yung model niya. So at binuksan natin yung wirings niya. So yun, nakita natin no, na hindi maayos yung pagkakasolda, tsaka yung mga wires ay medyo magulo. Wala rin, hindi rin naka-shielding. So kailangan natin i-shielding ito. Ito, nakita natin may mahaba yung mga wires na ginagamit niya. So puputulan natin ito, tapos iti-twist natin. So yung sakto lang aabot sa switch niya, so yung sukat ng ating wires. Ayun, no? Yan lang. So isa kasi sa nagpapaingay ng pickup ng gitara is yung mahaba yung mga wires niya, ginagamit niya sa wiring. So kailangan talaga maiksi yung sakto lang, walang labis, walang kulang. At ito pa, yung wires ng bridge at saka neck na pickup, sobrang haba. So puputulan din natin ito. Ayun, sakto na yung sukat. So hindi na masyadong mataas. May konti pa tayong gagawin dyan sa mga grounds niya, kasi medyo magulo yung grounds. So ayun, hindi na masyadong magulo yung wirings niya. So yung next natin gagawin is ang shielding na naman. So shielding dito sa pick guard niya, saka sa mga cavities niya. So yung gagamitin natin pang shielding is yung aluminum tape. Ito, so dumidik ito diretso dito sa. So it's shielding time. Panganot perting duula, makita rabani mo ang dagat o Cebu Plaza. Nahimot ang kini sa puntaas la Espiransa. Sa dagupoy buhol kini nga area, unahan sa may chocolate hills kung muat tukan. Amising sa maong dapit, murag ritual of China. At next is yung mga cavities niya. So yung mga routings niya para sa pick up, yun naman yung ating initial. Tukaron sa mga cyclista, magsaging o magkamping raba mga barkada. Pinalitan natin yung output wire niya papunta dito. Mas makapal na siya kumpara nung una.
So ititest na ng may-ari yung gitara. So natapos na nating i-shield at yung mga wirings ay inayos natin. Tsaka may konti rin tayo in-adjust sa intonation at height ng fret niya. So ito, ito yung video na tinest niya. Yun, nakita niyo, nagustuhan ng ating client yung ginawa ko. So huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel ko, ha, kung nagustuhan yung video. Bye-bye.